Alright, so are you interesting about the oil trap or grease trap? So watch this video so that you can get a proper idea on how to do it. And also, this is very important on ships and also in our household. Ito po ang channel ng Ships Video TV. Ako po ay puspusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Alright, so welcome back sa ating channel, ang Ships Peters TV. So ngayon, mayroon na naman tayong isang panibagong project at ibabahagi ko sa inyo ang mga idea na ito kung paano gumawa ng oil trap box. Dahil dito sa Bills Primary Tank na ito, ito yung tangke na pinag-ipunan sa lahat ng nakuliktang tubig at saka langis sa lahat ng bilge well dito sa barko, diyan na iipon. At ngayon, gagawa tayo ng oil water trap para matrap natin yung langis na nandun dyan sa loob kahit papaano mababawasan natin. Hindi naman sabihin na 100%, pero at least mabawasan natin kahit paano, kahit 50% lang. So, ngayon, itong linya na ito ay papunta itong belt, papunta sa belt holding tank. Nakatap ang linya nito sa main line ng belt holding tank. Yan. Ang belt holding tank na yan, diyan kumukuha ng suction sa oil separator pump. Diyan kumukuha siya ng suction sa belt holding tank upang isiparate niya ang langis na nandoon sa belt holding tank, at ang tubig naman ay itatapo niya doon sa dagat. So ang tubig na yon, mayroong regulation na ang kung may mahalo mang langis dyan, at least 15 ppm lang. So pag more than 15 ppm, magsasara yung barbula at magbubukas naman ang barbula papuntang sludge tank. Doon naman sa sludge tank na yon, lahat ng langis ay napupunta doon. Ngayon, isasaksyon naman siya, dadalhin naman siya doon sa incinerator seedling tank. Doon sa incinerator seedling tank na yon, mayroon siyang steam heating. So, pag may steam heating na yon, sinisiparate niya yung langis at ine-evaporate yung tubig. So, ang na-accumulate na langis doon sa seedling tank, yung pure na siya na langis dahil na-evaporate na yun ang tubig, ay susunugin naman siya doon sa incinerator. Ganon ang cycle dito sa barko. Na huwag na i-overboard doon sa dagat dahil bawal yon. Magkaroon ng penalty o imprisonment sa lahat ng gumagawa. Kaya may device na detection diyan sa oil water separator na at least 15 ppm lamang ang oil content na mahalo dun sa tubig na i-overboard. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko binibinding ito at mga fabrication. Magbibinding ako gamit lang ang isang katala, at nakikita nyo na ay napaka easy na magbibinding dahil yung guhit na yan ay ginagrind ko muna, kinakating ko, at nagtira lang ako ng tatlong points sa magkabilang dulo at saka sa gitna. Dahil itong metal na ito ay may kapal na 6 mm. Kung hindi mo siya basta-basta mabinding, kung mano-mano lang. So, kamukha nung sinasabi ko, mayroon akong technique dyan. Ang technique dyan ay gagrind mo siya, ikakating mo siya ng
patobdis na tagus doon sa kabila. At magtira ka na lang 3 points. Magkabilang dulo at sa gitna. At ipapakita ko sa inyo dyan ang pinagkatingan ko upang makuha niyo ang technique kung paano ko ginagawa yon. So ngayon ay wala naman tayong binding dito sa barko. Ang ginagawa ko dito, kinakating ko dito, pero huwag mong lahatin, tirahan mo ng kunti. Tirahan mo dito sa kanto, sa gitna, at sa dulo. Pero dito, talagang tagus to. Yan. Para pagbinding mo ay mas madali. Kasi 6mm ang kapal nito. Hindi mo kayang kamay-kamayin lang na pagbinding. Kailangan mayroon siyang cutting dito sa gitna. Yan. Pero tirahan mo yung dulo, kamukha nito, tinirahan ko ng kunti. Yan, tira, may tira siya kunti. Pati sa gitna, may tira, at saka sa baba. Para hindi ka mawala doon sa sentro. Yan, ganun din sa kabila, ang paggawa niya.
Alright, so ganito ang mangyayari niyan. Dito papasok yung malangis na tubig at lalabas dito. Ngayon, yung ditong dito na tubo, nilagyan ko ng blind dito. Nag-insert ako ng plate. Yan, winilding ko para hindi mapunta yung tubig doon. So, ito na. Ang mangyayari niyan dito. Dito papasok yung tubig sa kabilang compartment. Tapos niya, nakikita niyo yan na mayroon akong 180 degrees. At kung may langis pa dito, dito lang sa taas. Ngayon, yung suction ko nasa ilalim. Yan. So, ganito ang paggawa ng oil trap or sa pamamahay natin ay grease trap. So, dito lalabas, itong tubo na to ay papuntang belt holding tank. So, ang lalabas dyan ay more than 70% or 80% na tubig. So, bali 20% lang ang may kasamang langis. So, di katulad dati na kung wala ito, ay maraming langis ang mapasama doon. So, ito na ang magiging forma niya. At mamaya at lalagyan ko na ito ng tubig at haluan ko ng langis upang maipakita sa inyo kung ito ba ay gumagana. So, ipupulwid ko na to ang likod nito. Kasi hindi pa to tapos na ipulwid. Kaya yung division ang sinasabi ko dyan, yan papasok yung tubig at saka may kasamang langis sa kabilang compartment. Dito sa taas na to, sa magkabilang compartment, maglalagay kami dyan ng oil absorbent pad upang yung mga langis na nasa taas i-absorb doon sa parang absorbent pad siya. Okay. Titesting na natin kung nagana na ba itong ginawa natin na oil trap or pwede rin sa bahay. Ang tawag nito ay grease trap. So, susubukan natin. Mag-simulation tayo kung ito ba ay gumagana. Ngayon, i-repeat ko, pagpasok ng malangis na tubig dito, papasok dyan. Ngayon, pag napuno na to, dito, hanggang magka-level dito, saka dadalo yung tubig dito, papunta na sa belt holding tank. So, ang suction yan, nanggagaling dito sa ilalim, pinakailalim, dito. So, bago yan makakuha ng tubig, kailangan lampas muna dito sa kanya. So, ang langis nasa taas kasi ang langis ay magaan kaysa tubig. Kaya normal, ang langis nasa taas dito. Kaya ang makukuha lang natin dito ay ang tubig lamang. So, susubukan na natin to at bubuksan natin yung tubig at mag-simulation tayo ng langis kung gumana ba ito. So wala pang lumalabas dito. Yan. Kasi hindi pa siya puno. Andito pa lang yung tubig. Bago yan makalabas yung tubig, kailangan mapuno muna to. So ngayon, lalagay tayo ng langis. I-simulation natin dito. Yan. Yan, langis na yan. So, ayan ah. Ang langis ay nasa taas na. Yan.
ngayon, kita mo dito, lumalabas na. Oh, dahil puno na ito, nakapasok na. Ngayon, anong lumalabas dyan? Malinaw na tubig. Ayan. Wala siyang halong langis. Ang langis, nasa taas lang. Dito. Ayan. Ang langis, nasa taas lang siya. Ayan. So, maliwanag na maganda pala itong tinatawag na oil trap or grease trap. Grease trap. Yan, maliwanag. Oh. Ang lumabas dito na tubig ay malinaw, wala siyang halong langis. So, ayan. So, na-prove na natin na maganda palang gawin to. Pwede ito gawin ninyo sa bahay nyo upang magamit ito. Para hindi magbara yung drainage nyo, ganito ang gagawin. Yan. Yan o, malinaw ang tubig. Wala siyang nakahalong langis. Dahil nandito lang langis sa taas, nakaano natin. Oil trap. Kung sa bahay pa natin, ito yung grease trap. Yung mga langis-langis sa pagpag-preprito sa bahay, mas maganda kang mayroon kayong ganito. Upang hindi magbara yung drainage nyo. At saka kasi ito, pag matagal to nagiging sibo. So namumuo yan sa loob. Kaya isang dahilan na nagkaklag ang ating mga drainage. So mas maganda to, gayahin nyo upang mayroon kayong protection sa inyong mga drainage na hindi siya magklag. Kahit may mga basura na mapasama doon sa drainage, dito mo makukulikta. So, magandang gawin ito. Ayan, yung kikita nyo, ang langis, nasa taas lang. Wala na. Hindi na siya maka... Ngayon, nasa pinaka-level na siya. So, hindi na siya maka... Ano dito? Makapag-overboard. Yan na. Wala na siya. Kasi yung suction natin ay nasa lalim, dito naman yung level, bali nakaganon, naga 180 degrees. Ayan. At sana po napulutan ito ng magandang idea upang magaya nyo sa inyong bahay or sa dito sa barko, lalo na sa built holding tank na medyo malangis. Ito yung ginagawa dito upang hindi mahirapan yung oil water separator. So karamihan hindi naglalagay nito, kaya napuwersa yung oil water separator, kaya halos buwan-buwan naglilinis. So maruruming filter. Di kamukha nito, kung mayroon kayo nito ay tataas yung lifespan ng kanya-kanyang mga filter. So nakikita niyo naman at na-prove na natin na kahit may langis dito, hindi pa rin siya makalabas dahil nasa taas lamang siya. So, ang mangyayari nito, lalagyan namin dito ng filter ng well absorbing pad upang makukulikta namin ang mga langis na nandito. Ngayon, pag nilinis namin yan, naglalagay din ako ng drain. Ito. Drainage. Naglalagay ako ng drainage. Yan. Para just in case na marami siyang dumi na ma-accumulate dito sa loob, pwede natin malinis dahil mayroon tayong ginawang drainage dito. At sana po ay marami kayong napupulot na idea dito sa aking ginagawa. At magagaya nyo sa kanya-kanyang mga barko nyo kung nagre-require na ganito. Alright, so tapos na ang ating project for today. Naigawa ko na at kumplito na. At nilagyan ko na ito ng takip. At sa loob nitong dalawang compartment na yan ay mayroon na siyang oil absorbing pad na nilagay. So kung makatiming kami ng oras at baka bukas ikakabit na namin ito doon mismo sa Belt's primary tank.
Marami pong salamat sa nanood. Sana po ay pagpalain kayo dyan at iiwas kayo sa sakit at sana lagi malusog ang ating katawan sa panahong ito. At marami pong salamat sa mga nanood at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, paki-subscribe, pinut na lang ang subscribe button sa baba at marami pa akong mga video na ibahagi at marami pa rin kayong makukuha at malalaman na idea nang gagaling sa akin. Marami pong salamat. Ito po ang channel ng Sips Video TV. Ako po ay puspusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba.